Hello ladies, kamusta? Hey naman. Okay. Well, first off, congratulations of course for again being part of GMA Sparkle. What do you think made you stay in the station? Sige, Thea muna. Para sa akin siguro yung mga nabigay nilang projects sa akin na kontrabida. Noong una binigyan nila ako ng bida, mabait ako nung pahinga. Tapos nung tinry nila ako mag-kontrabida sa Ana Karenina, then nagsunod-sunod na half sisters. Doon nila nakita na mas nag-shine ako sa pagiging kontrabida. Eh, nung time na yun, konti pa lang yung mga kontrabida sa age namin. So hinakot ko po. Sorry. How about you, dear? Sorry, ano po yung question? What made you stay in the station? Yeah, kasi ever since 9 years old ako, dito na ako nag-start sa GMA. So, nag-start ako sa Tropang Pochi with Bianca. Right. Ayan, children's show host kami. Then, after namin graduate sa Tropang Pochi, sabi sa akin, i-try ko daw mag teleserye, ganyan. Tapos, nung trinay ko, sabi ko, parang gusto ko to ah. Gusto ko tong, ever since nun, GMA na. As in, sa kabilang network. Pero, dito pa rin eh. Like, dito ko na-feel talaga yung family. And sabi ko, dito talaga ako sa GMA. How about you, dear? Made me stay or yes. Mali pala yung pagkakaintindi well, ko kanina. Made you go to GMA. Made them. Yes. Oh, sorry. Made me stay. Yes, in the lento. Well, actually, simula bata pa lang talaga ako. Kapuso na talaga kami dun sa Olongapo. So, lumaki na ako na pinapanood ko talaga yung mga Kapuso series, mga teleserye, ganyan. And then, parang nahilig ako sa pag-arte nung high school. And then after that, sumakto na merong protege na audition. So, nag-audition talaga ako sa protege before Starstruck. Pero ayun, luckily, nakuha ako sa Starstruck. And wala, iba talaga mag-alaga yung GMA, actually. Parang pangalawang home ko na din siya. Kasi sa taga-Olongapo ako. So, sila na talaga yung nag-alaga. Kumbaga, tumulong sa akin na makilala ko yung sarili ko, humubog sa pagkatao ko ngayon as a woman. And tinutulungan din nila ako like, sa life, kumbaga kung ano yung dapat gawin, since parang nagiging dalaga na tayo, ganyan. So ayun, very, very lucky ako na sobrang welcoming ng GMA. Imaginin mo, dati pinapanood ko lang sa TV yung mga artista, ngayon kasama ko na sila, nakatrabaho ko na sila. So sobrang grateful ako. Jumping from your answer, medyo, you know, from kids to actual women, nandito kayo sa station. What do you think are your certain projects that made you shine as an artist? In this station. I think pinaka nag-shine. Oh my gosh, I don't know. Maybe Karamia. Feeling ko doon ako napansin kasi ang kontrabida talaga doon is si Mika eh. Mm-hmm. Tapos parang meron kaming scenes ng dalawa kaming kontrabida na nag-aaway. Mm-hmm. Parang nagustuhan ng tao. Feeling ko doon ako napansin na parang, uy, okay din tong kontrabida na to ah. Kasi after that project, parang yung next project ko naman, ako na yung ginawang main na kontrabida. So, ayun. Bless ako kasi nabigyan ako ng ganong character na napansin ako ng tao. And then now, sa vote is well na tayo. Mm-hmm. So, ayun. Galing. Achievement. Alright. How about you, dear? Actually, ever since, binibigyan na nila ako guestings na kontrabida. Like, mga guestings lang sa mga shows, ganyan. Tapos, shunayin nila ako, I remember it, sa Kapag Nahati Ang Puso. Bea Benenes, Sunshine Cruise. Ano lang yun eh, like, parang saglit lang din, parang a few weeks lang dapat. Tapos, nagustuhan ng mga tao yung character ko as Ginger. Tapos, as in, sinama na nila ako hanggang dulo, ganyan ng show. So, yun talaga yung very first na masasabi kong malalang contributor role. Then, etong Apoy sa Langit na. Ito talaga, binago ako nitong Apoy sa Langit talaga. As in, very grateful ako. Actually, ewan ko kung nakita niyo na, pero ilang beses ko itong kikwento na parang audition pa lang. Si Director Reese na yung nag-audition sa amin.
Tapos kabadong-kabado talaga ako kasi nakakalimutan ko yung lines ko, ganyan. Pero grateful kasi ako pa rin yung napigli. Pero ayun, ito yung, yun yung masasabi kong projects na nag-change din talaga sa akin and sa career ko and personally sa journey ko sa Apoy sa lahat. Sobra ako nag-grow as a person. Mas nakilala ko din talaga yung sarili ko. Plus, yung industry ng showbiz and yung passion and sa craft na to, mas naging love ko siya. And dun ko na-realize, like, bakit, parang kasi may tanong pa ako before na bakit ko ba ginagawa to? Like, dito lang ba ako magaling? Like, what's the like, reason? Dun ko na-realize na talagang love ko pala talaga tong craft na to. That's why I'm doing it. Yeah. Well, Thea, napakaraming iconic roles na. Oo naman! Kontrabida ng GMA. Kumakayas ka naman, sobrang tagal na. Hindi naman. Kasi bata, super bata ka pa nung nag-start ka din. Tsaka, syempre, I loved you in, of course, yung kasama si Barbie. But, what to you is like the specific show that made the difference for you? Para sa akin, yung asawa ko, Kariba. Kasi, mas lumawak yung pananaw ko sa life. Kasi, bukod dun sa maganda yung story. Na may natutunan ako about the LGBTQ community and doon ko na-explore yung craft ko. Kasi ang hirap nun eh. Actually, being a trans woman is a woman na talaga. And tinulungan talaga ako ng GMA, ng Sparker. Nag-set sila ng dinner. And I met really amazing trans women na yung iba hanggang ngayon, may contact pa rin ako, friends pa rin with. At talagang, when you hear their stories, talagang nakatulong sa hugot ko sa asawa ko, Karibal ko. Ang dami ng scenes sa asawa ko, Karibal ko, na talagang sobrang proud ako na lagi kong binabalik-balikan. Kasi feeling ko yun yung favorite scene ko. Nakakatawa. Isa din sa favorite scene ko, nakapagsuntukan ako kay Raven. Nagsaya! Diba? Nakapagsuntukan. So parang in a way, parang, I don't know, you're not just learning per se sa craft ninyo. Mm-hmm. But you're learning about life. Yes. Dun sa mga characters na nabanggit nyo, nagkaroon ba kayo ng, before nyo tanggapin, nagkaroon kayo ng parang nagdalawang isip kayo na kunin or natakot kayo na ma-portray siya kasi controversial and nakakainis. Yung show nila Alden at me. Doon ka natakot. Hindi naman natakot. Game naman ako to do it. Tapos hindi ko lang alam na ganun ka-intense. Parang yung fans nila. Very passionate. Let's put it that way. yung fans nila very passionate talagang. Ano yes, sila dun sa scene? Sobrang silang committed sa mga show. Nung una nga, nadadama yung personal. Nung una nga sa Twitter, uy, happy kami na may friend na si Maine. Kasi yes. yung unang scenes dun sa teleserye. Goody Two Shoes. Ano, nag-ano kami. Oh, Goody Two Shoes. Sinasamahan ko siya mag-shopping, gano'n. Until nung, nagkaroon ng scene na sasampalin ko siya. Sinampal ko. Malis ako, nag-vacation ako sa Korea. Ito, nag-vacation ako sa Korea. Tapos, tsaka siya umere. Kumutok yung Twitter. Tapos may nakasalubong akong mga Pinoy na tour. Sabi niya, uy, pa-picture naman. Hindi ka namin naawayin. Sabi sa akin, parang stern warning na. Totoo. Yeah. Ako sa role ko, Estella, hindi ko akalain din. Actually, hindi naman nagdalawang isip. Pero kasi before, nung text pa lang ng handler ko na mag-audition, tinanong niya na ako, ayan, handler ko. Hindi, wala. Tinanong niya na ako kung ready ba ako. Na parang bago ako mismo mag-audition, kailangan ready ako. Kasi pag nag-audition ka na, wala nang, hindi na pwede mag-back out. Wala nang atrasa. So sabi ko, tinanong ko pa yung mom ko. Sabi ko, ma, sa tingin mo, okay, mag-audition kaya ako. Sabi niya sa akin, ikaw, ano sa tingin mo? Sabi ko, nagtatanong ako sa'yo eh. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, malaki ka na eh. Sabi niya, gano'n.
Ikaw, kung ano sa tingin mo, dapat hindi ako yung magde-decision para sa akin. Sabi ko, sige, gusto ko mag-explore. Gusto ko pang mag-discover kung ano pang kaya. Sabi ko, sige, mag-jump tayo dyan, mag-commit tayo dyan. Tapos nakuha na ako, di ba? Script reading, nanginginig ako. Siyempre, partner ko, si Mr. Zorin Legazpi. Yeah. Yung tago mo sa lamesa. Diba? Nakita nila. Sabi ko sa inyo, as in, sobrang kabado. Hindi naman ako nagdalawang isip, pero like, hindi ko lang din na-imagine pag nandun ka na mismo kung ano yung like environment. Pero yun, binigyan naman nila ako ng assurance nang na-feel ko naman na safe ako sa environment na yun. Kay Kuya, so sa tapings namin. Tapos, yung pinapalabas na nakatanggap ako ng mga death threats. Ha? Sa Instagram. Dahil sobrang nainis sila sa akin. Gusto galing mo kasi. Effect mo. Grabe pa gano'n. Hindi, actually, natakot ako. So, medyo madami-dami din sila magsabi ng gano'n. Tapos, buti na lang, during pinapalabas, nagtitaping pa kami. So, hindi ako pag-alagala or something. Sabi pa nga sa kanil, Direct Larisse, huwag ka muna magmamol, ha? Tapos, yun na, pag lumalabas na ako until now, uy, si Stella, nung naiinis pa rin kami sa'yo. Sabi ko gano'n, sabi ko, grabe, hindi ko akalain na gano'n yung magiging impact din. Show and nangyuloy ko. Pero grateful. Siyempre nakakatuwa din on our part as an artist, as an actress. Kasi ano eh, tawag dito, grabe rin yung puhunan, yung effort sa pag-workshops, right? Diba? Sa pag-analyze ng mga character. Ano yung taping. Workshop ang set kayo kay Direk Lurie. Oo, kay Direk Lurie's Billion. Yan. Siya din nag-hold ng workshops. Yun. Si Miss Anna Fille, ano niya. Pero like during taping, Siya na talaga. Nakatakot ba si Miss Glorious? At first, siguro ganun kasi parang nakaka-intimidate siya. May ganun na siyang image kasi from people. Pero pag nakilala mo siya, hindi naman pala. Mabait naman. Talaga ginagawa niya lang yung trabaho niya. Plus, she wants like thinking actors. Gusto niya pagdating sa set, dapat alam mo talaga kung ano yung gagawin mo. Hindi yung dun mo palang malalaman kung anong gagawin mo. Dapat paghandaan daw talaga. Dun ako natuto na talagang may notebook ako. Naubos ko yung pages sa notebook ko. Sulat naman. Every scene from week 1 until week 18 namin, every scene nagte-take note ako ng mga ano. Tapos dun ko na parang, dun ko sabi ko, shocks, marami talaga si Direk Lurie yung influence niya sa akin. Pero happy ako kasi, ano yun eh, way to be better. Yes. And you, dear? Wala namang death threats so far. Wala naman. Naman, di ba nakakatakot talaga? Nagtrabaho po kami. Hindi, pero ano, kapag may mga ganung negative comments naman, natutuwa ako kasi ibig sabihin, nararamdaman nila yung ano, di ba? Yung mga eksena, yung roles mo. So, wala, ano siya, good thing siya para sa akin. Ano pa ba? Ano ba yung question? Sorry na nag-enjoy sa mga comments. Kung nagdalawang isip ka pa, natanggapin yung... Wala namang dalawang isip, feeling ko parang na-challenge. Tatlo lang ano. Hindi, pero ano, feeling ko parang challenging lang itong Voltes 5 talaga. Kasi alam ko na one of the biggest project ng Jimmy and also ang dami ng fans ng ano eh, ng cartoons na ano yung original na Voltes 5. So, syempre, kailangan kung hindi namin matapatan, kailangan mas maganda yung magagawa namin sa tao. So feeling ko ayon yung expectation ng tao, kailangan galingan talaga namin. Yun yung nakakakaba. Yes. At feeling ko, ano naman, hindi naman namin bibigoyin yung mga viewers kasi talagang grabe naman, imagine yung 2 years in the making talaga. Talagang pinapaganda talaga ng GMA and also syempre approved pa ng Japan. So, ayun, yun lang, yung pressure lang na yun na kailangan maganda para din sa mga viewers. So outside ba ng like ng work nyo, ano yung parang hindi yung feeling nyo hindi alam ng mga tao sa inyo na parang gusto nyo malaman? Sino mo na? Nag-iisip pa eh. Sorry. Like parang talent na hindi pala yung parang impression na hindi nila alam sa, na akala nila mataray ka, mga ganun. Your personality is different pala from what they actually, what they actually know about you. Ako, makulit ako. Halata. Akala nila,
Parang ang daming nagsasabi sa akin na kapag unang nakikita daw nila ako, mukha daw akong mataray. Kukwari, parang naka-poker face ka ng ganyan. Mukha daw akong ano, maldita. Tapos yung kinausap nila ako, ang pulso. So, ayun. And what else pa ba? Parang, ang daming nagsasabi na parang ano, landi-landi mo, ganyan-ganyan. Nandiyan mo sa teleserye. Pero hindi po talaga ako lumalabas ng bahay. Hindi po ako lumalabas ng bahay. Gahalaga lang po ako ng kapatid ko. Ayan. Tapos, ano pa ba? Parang, basta yung mga negative comments nakakatawa eh. Yung parang, ayun na naman, sino naman yung agawin mo, ganyan. Sino may aawayin mo, ganyan-ganyan. Hindi, pag na-meet nyo po ako in person, sobrang ibang-iba. Especially, ano, lumaki din po ako sa simba. So yes. Yung mga, grabe kasi yung mga lines, diba? Intense kapag merong confrontation, diba? So akala ng mga tao, pag nagmita ka nila. Pag nagsasalita ka, parang akala nila ganon. So kapag may ikipag-usap mo sa kanya, parang naninibago sila, which is good din, in a way. At least, ano, makikita nila na parang, character. Totoo. Ako same. Makulit din naman ako eh. Kahit pa paano maganda. Akala lang din nila. Yun din yung mga first impression sa akin. Mataray. Naalala ko sa nag-Boracay ako. Tapos naglalakad lang naman kasi ako. Lang naman nakangiti ako. Tapos sabi, ay si Stella, hindi naman mansin. Nagulat ako. Ay, hello po. Ganyan. Tapos syempre, ganun naman talaga mga first impression ng mga tao. Pero yun. Lagi lang namin din sa nagre-remind. Na it's just a character. It's really different like from Lian, Giselle. Eh, di ba yung mga yung ganun. Pero yun nga dahil nadadala sila masyado, akala nila ganun na rin kami in real life. Pero very opposite po. Mababait po kami tao. Totoo. Hindi po mga agaw at hindi rin ako nagpapanggap na anak. Mga ganun. Well, Thea, ikaw, Filipino ka pa ba? Or Japanese na? Kasi, di ba, every time, like, I see you taking a vacation, parang number one spot in Japan. How do you love going out of, you know, the country and, of course, taking a breather para sa iyo? Ako kasi, ano ba? Sa totoo lang, mas pinagkakatiwalaan ako ng nanay ko na maggala sa Japan kaysa dito. True. Well, of course. Paano ba? Na-feel ko na parang safe place ko yung Japan. Kasi, na-feel ko na no one will judge me. Nung nag-Japan ako before the pandemic, yung mga, ewan ko kung sa mga nakita ng post ko, meron akong mga kasama na iba't ibang tao. Pero totoo, pumunta ako doon mag-isa, tapos minessage ko lang sila online. Minessage ko lang, parang yung isa nakita ko na nagbabusking sila. Tapos, minessage ko. Kasi nasa bucket list ko yung magbusking. Pero really? Oh, wow. Pero siyempre, Japanese song tayo. Tapos, nung pumunta ako, sabi nila hindi sila nakapag-reserve ng spot. So, ang ginawa nila, nilibre nila ako sa karaoke. So, ito pa nakakaloka. Dalawa silang lalaki, magkapatid. Halos magka-age kami. Tapos, sumakay ako sa kotse nila. Hindi ko sila kilala. Oh my God! But you still felt safe because that's like... Japan. Medyo kabado ako noong una. Pero, sobrang mabait naman sila. Very gentleman. Mm. Yung isang beses natakot ako, yung nasa Kyoto ako. Kasi merong app for travelers talaga. Yes. Tapos, nakapag-hangout ako with these two guys. Kasi may hinihintay akong friend. Parang beer lang ganun. Pero hindi naman ako nagbe-beer. Gusto ko lang na may ma-meet na ibang tao. Kasi yun yung goal ko. Tapos, parang silang malaki. Yung isa from California. Yung isa taga-Berlin. Naglalakad kami. Ang dilim-dilim sa Kyoto. Tapos ako tingin ako ng tingin first, sa likod. First kasi parang puro temples lang din. Oh, ha? Puro temples lang din. Sa Kyoto. Oh, oh. Parang old, mas old town. Tokyo. Tapos tingin ako ng tingin sa likod ko. Kung mamaya. Mali pala. Dapat ako yung nasa likod. Diba? Yeah, yeah. Yung nasa sa yun. Na-bored ako sa kanila. Kasi walang madaldal. Yung taga-Berlin, ganun-ganun. Ganun-ganun siya. Tapos yung isa naman, medyo awkward pa. Tapos, nasa isip ko rin, naman nililibre ng beer, 100 yen lang. Kasi
nawala yung pass mo ko. And then yung, di ba may cash yung pass mo? Nawala siya, tapos yun yung, ano, yung na-extend ako ng one day sa Japan kasi bumabagyo dito sa Pilipinas. So sagad na sagad ako sa budget. Nasabi ko, wala mo naman lilipin. Nagtubig lang ako dahil. Oh, that's fine. What would you, what would you want your career to be now that, you know, kasi syempre, this is another year or another few years of your lives. What would you want to change as far as your career goes? Change? Siguro with social media presence. Kasi ngayon, everything's in media. Mm-hmm. Tapos, sa totoo lang ako, tamad ako mag-post. Tapos, kanina pinag-usapan natin yung reels, di ba? Parang, same, hindi na naman siya ka. Ang bilisan ay nagbabago, eh, no? Kung ano yung mga, and kailangan makasabay ka, eh. Yes. Tapos, all the brands are looking for, yeah, lahat for content. Lahat nasa social media na. Yes, at saka, kung baga dati, sige, nag-effort kami for photo shoots. Pero now, we need to make efforts then with our presence in social media. And editing. Alam, hindi pa naman ako techie. Like, sa mismong phone ko nga eh. Like, nagtatanong pa ako, saan dito sa settings? Diba? Sa TikTok nga eh. Piling ko tita ako. Hindi talaga ako techie na person. So, sa social media, hindi rin ako mapost. Kaya hander ko, mapost ka ng pictures mo. Gagalit na sila. Pero ito si Luzel, alam ko active yun sa Instagram. Well, hindi ko sumabay. Pinag-aaralan ko siya. Like, kunwari yung TikTok. Before nung lumabas yung TikTok, sabi ko, hindi ako magti-TikTok. Ano ba yan? Sobrang ano, parang pang bagets, ganyan-ganyan. Tapos parang chinek ko kasi bakit ang daming gumagamit nun, tsaka bakit tumataas yung mga followers nila agad. Yun pala, parang kapag nag-post ka ng video, hindi lang siya sa mga nagpa-follow sa'yo, kumbaga mga randoms, yeah, strangers. So, for you page. Mas mabilis, yes. Mas mabilis na madami yung followers. So, inaaral ko siya kung saan ako, okay, saan yung link, try ka lang ng trend. Kung saan ka lang naman mag-click eh, doon ka na lang mag-focus usually. Yeah, tsaka ano kasi, like before, commercials, right? Mm-hmm. Commercials. Eh, ngayon nasa social media na rin, sa mga streaming platform. So everything's on social media, even like partnerships. You know, sponsorships, lahat na nasa social media. So parang, in a way, parang before they do hire your services, parang kasama doon is, they'll think about what you've already posted. Yeah, yung platform mo. They ask for insights. Ayun pa. Yeah. Ang hirap din kung hindi pa kayo sa start. Yes, mahirap din talaga. Well, anyway, I'm gonna look forward for your reels. Wow, mag-TikTok na nga tayo. Sure, TikTok. Ayan. May TikTok account ako, pero ako lang yung taga-scroll. Oh my gosh. Tsaka, of course, congratulations again. Yay, thank you so much. Getting a few years again with GMA. Yeah. Yun lang. Thank you so much. Yay, thank you. Thank you.